Mga minamahal naming Kamindoreño, alam niyo po bang maaari din po tayo magkaroon po ng bato sa ating tonsil? Yung ating tinatawag po na tonsillar stone or tonsillolith. Marahil isa ka sa mga pasyente po natin na nagtataka po bakit palagi po tayo nagkakaroon ng tonsillitis. Kapag ating sinilip yung ating lalamunan, hindi natatanggal yung parang may puti pong nakasangat sa ating mga tonsil kahit anong move po natin. So ano po ba yung composition po ng tonsillar stone or ng tonsillolith? Ito po ay pinagsamang painful bits po ng bakterya at pinagsamang debris na ito po ay nagkakaroon ng calcification hanggang sa mauwi po ito sa long-term inflammation. Kaya nagtataka kayo kung bakit po paulit-ulit po tayo nagkakaroon ng acute tonsillitis. So ano po ba yung mga sintomas na meron po kayo nito? Number one, nagkakaroon po tayo ng halitosis or bad breath. Kung napapansin nyo, parang hindi po nawawala yung aming mabaw, hindi nga kahit ano pong mumugo ang aming gawin. Pangalawa, sore throat, sumasakit po ang ating lalamunan. Pangatlo, napapansin nyo rin po na nagkakaroon po kayo ng ubo or tuyong ubo. And pang-apat, meron po kayong napapansin na white debris kapag po binuka ang inyong bibig, mapapansin nyo pong nakasakat ito sa inyong mga tonsil. At yung sunod, yung parang nahihirapan po kayong lumunok or masakit pong lumunok dahil pauwit-uwit nga pong namamaga ang ating lalamunan. Yung next is nagkakaroon po tayo na parang may tumutugon po na kirot sa ating tenga. At yung huli ay mapapansin nyo po talaga may pamamaga po sa ating mga tonsil na pwedeng mauwi po sa tinatawag na tonsillitis. So ano po ba yung mga kailangan gawin? Ating pag-usapin yung treatment. Number one, is kailangan po ng antibiotic. Ito pong antibiotic po ay depende po kung ano pong reseta ng inyong mga doktor at kailangan po ng konsulta. Second, surgical removal or extraction na kailangan po natin tanggalin ng mano-mano ang mga tonsillar stone. Nang sa ganun, umepekto ng maayos ang ating antibiotic at ang ating gamutan. Pangatlo, pwede natin i-offer po ang tonsillectomy kung saan po kailangan po natin operahan ng ating mga tonsil nang sa ganun, maiwasan po natin ang mga komplikasyon. At pang-apat, yung tinatawag na cryptolysis, kung saan gumagawa po tayo ng peklat sa mga tonsillar script, nang sa ganun po, hindi po na po bumabalik ang paulit-ulit na tonsillar stone. So ano po ba yung home remedy na effective? Napakasimple lamang. Yung ating tinatawag po na salt water gargle. Ang ibig sabihin, magmumumog po tayo ng tubig na may asin na maligam-gam. Atin po itong uugaliin po sa umaga, tanghali, hapon. Ito po ay for prevention. Pero kung sakaling meron po kayong tonsillar stone, pinakamabuti pong gawin po natin ay magpakonsulta sa ating pinakamalapit po na doktor. So ano po yung prevention? Ay syempre, alam niyo po ba is prevention is better than cure. Kasi nga po wala na pong doktor na mahusay kapag komplikado. Ating ugaliin po yung ating good dental habits. Ibig sabihin, regular po tayo gumagawa ng mga dental floss, yung pag ang ating tinatanggal yung mga sangat sa ating mga ngipin. At pangalawa, ay ugaliin po natin magmumug pagkatapos po natin kumain. Lalong-lalo na kung ito po ay matamis, maalat, maasim at medyo mamantika. So ito po yung mga dapat po nating matandaan. At ito po si Dr. Vito ang nagbibigay sa inyo ng libreng payong medikal mapagpalang araw sa ating lahat.